Hello guys, welcome na naman po ulit sa channel ko. So ngayon guys, magre-repair tayo ng Bose SoundDock speaker system. So ito po siya guys. Hello guys, this is Benson Peck and welcome to my channel. Another day, another learning. So please like, share and subscribe. So before any further ado, let's get started. Ang sira niya guys is no sound, wala pong audio na lumalabas dyan sa speaker, so kailangan natin siyang ayusin or palitan natin ang amplifier. So ayusin na natin siya guys, so papalitan natin siya ng audio amplifier. Tatanggalin muna natin yung screen cover niya. Ito yung sa loob ng screen, dalawang speaker. Tsa sa gitna is heatsink. Then remove natin yung 4 screws sa heatsink niya. Andito po yung amplifier board sa loob. So, bubuksan na natin siya. So, ito yung amplifier niya guys sa loob. So, ito yung sira. So, papalitan natin siya ng Class D amplifier. Ito nga pala yung ipapalit natin. Ayan. So, ito yung amplifier. Nabili ko siya sa Shopee sa halagang 130 ang isa. Ang kagandahan nito guys is stereo na siya at saka yung voltage niya is 8 to 28 volts na siya guys. So, between that voltage yun yung pwedeng i-supply nyo sa kanya. So guys, start na tayo sa wirings. Dito guys, aalisin natin itong old amplifier board niya at ipapalit natin itong bago. Yung link ng amplifier na to guys is nasa description sa baba. Pakitingnan na lang po. Dito guys, pag-aaralan natin kung paano natin ma-fix itong amplifier dito sa paglalagyan niya. Ito yung wire ng speaker. Left and right, so dito natin siya ikakabit sa amplifier na left and right connector. Ikakabit na natin yung wire sa amplifier board. Yung red is positive and yung black is negative. Ayan guys, tapos na natin na ikabit. Thank you.
ilalagay na natin itong amplifier board dito sa lalagyan niya. So gagamit tayo nitong plastic spacer. Marami tayong mabibili nito sa online. So screw na natin. So gagamit lang tayo dito ng dalawang piraso. Then fix na natin itong amplifier board dito sa spacer. Ayan guys, tapos na nating mailagay. So maganda yung pagkakabit niya. So fit na fit doon sa loob. Next step natin guys is maglalagay na tayo ng power supply dito sa amplifier. Remove natin tong apat na screw sa baba. Bubuksan natin. Ito yung main board ng sound duck. So ayan. So dito tayo kukuha ng supply. Diyan dito tayo kukuha. Ang supply nito guys is 18 volts. So yung amplifier natin is 8 to 28 volts yung kaya niyang i-accept na supply. So tama lang siya doon sa ipapalit nating amplifier. Dito guys, magbubutas tayo para lalagyan natin ang wire sa power supply. Dun sa amplifier dito natin banda ilalagay. So, bubutasan na natin. Dito lang banda. Ito yung wire na gagamitin natin sa power supply. So splice natin, then isosolder natin dun sa main board ng sound duck. Lalagyan muna natin ng tinga yung wire. Yung black wire is sa negative and then yung red wire is positive. Ayan, tapos na. Then ipapasok natin yung dalawang wire dyan sa butas. So papunta po yan siya ng supply ng amplifier. Ayan, tapos punta ulit tayo dito sa harap. Ayan, bubuksan natin siya ulit. So
ilalagay na natin yung wire ng supply doon sa amplifier board. Ito yung dalawang wire, black at saka red. So yun yung papunta ng supply sa amplifier. So ilalagay na natin siya. Yung basta yung black negative, yung red is positive. So solder na natin. Ayan, tapos na natin siyang ikabit yung supply niya. So te-test natin if mayroon na siyang power. So guys, ito yung original power supply niya. May voltage rating siya na yan, 18 volts na 1 ampere. Ayan siya. So dalawa siya, 18 volts na negative at saka 18 volts na positive. So ang kukunin lang natin dyan is yung 18 volts positive lang, kasi may center tap yan siya. So lalagay na natin yung supply. Yan. Then titingnan natin if magkakaroon ng lighting power. Ayan. So guys, so ayan, may power na siya guys. So te-test natin if may audio'ng lalabas. So te-test natin yung input. Gagamitin natin ito. Ayan guys, so tumutunog na siya. So okay yung pagkalagay natin ng amplifier. So lalagyan na lang natin siya ng jack. So ito yung ilalagay natin, stereo jack. So ayan. So kakabit na natin siya doon sa amplifier. Test muna natin yung continuity ng jack. Okay siya. And malalaman din natin kung saan yung ground, saan yung left at saka right. Tapos if walang shorted. So ayan, okay yung jack natin. Ayan, kakabit na natin siya doon sa audio input ng amplifier. Yan, tapos na. So test natin ulit. Dito guys is magbubutas ulit tayo para doon sa wire ng stereo jack. Nakalimutan natin. So puputulin muna natin. And then ipapasok natin siya doon sa butas. Sige. Dito sa kabilang butas. Ayan. Para nasa labas yung wire natin at saka naka-organize para nakatago yung mga butas. Ayan, naikabit na natin siya ulit. So siguraduhin natin na walang short yung linya para hindi tayo pabalik-balik. So ayan, i-close na natin.
ibabalik na natin yung lahat ng cover dito sa likod niya. Organize natin yung wire para hindi pangit tingnan. Ayan guys, pa-close na natin. Tapos after dito is ite-test na natin yung audio natin. Kumpitohin natin yung apat na screw pabalik. Ayan guys, ready for testing na tayo. So ayan. So babalik muna natin yung screen, pagkatapos i-test na natin siya if maganda yung tunog. Lalagay muna natin yung supply niya. Ayan. Then magpi-play tayo using phone, Android or Apple phones. So itetest na natin siya guys. So ayan guys, tapos po natin yung repair natin, gumana naman siya. So guys, thank you for watching this video. Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.